Hello guys, welcome back to our channel, and ang topic natin for today is ang ating DHT 11 module. So ito yan. Yan. So ang DHT module is enables us to get temperature and humidity readings. So kung ang inyong mga projects ay nangangailangan ng temperature control, ito yung sensor na pinaka nababagay sa inyong prototype. So ang gagawin natin for today, using this sensor, ang kokontrolin natin itong ating bulb kapag na-reach niya ang certain na temperature, and then mag-o-off pag na-reach niya ito namang specific temperature. So for this tutorial, ang ating gagamitin is yung ating relay, yung ating DHT, yung LCD. Gagamitin din natin to display the readings from our sensor. Sa mga nagtatanong kung bakit meron tayong mga modules dito na nakalagay, ito kasi ay ginamit natin doon sa ating mga recent na tutorials. So, halimbawa itong joystick, meron tayong specific na tutorial para dito. Itong keypad. At itong servo natin. So, ang ginagawa natin is nagamit tayo ng mga modules para maging much more interesting ang ating mga tutorials. Since kung ang gagamitin natin ay itong DHT lang ang ating gagamitin, medyo parang medyo nakaka-board ng konti. Okay. So kung hindi nyo pa napapanood yung mga recent tutorials natin ng Arduino training series, I encourage you na panoorin para step by step mag-build tayo ng foundation about microcontroller programming, lalo na sa ating mga STEM students and engineering na wala pa masyadong background sa Arduino programming, microcontroller. Ito yung the best way na mag-start kayo. Okay, so ginawa natin ito para sa ating mga Filipino students, kaya po Tagalog ang ating gamit na language. Okay po. So, to start with, makikita nyo sa inyong screen ang ating diagram na ginamit. So, meron tayo ditong LCD, relay, and then yung ating DHT-11. So, may dalawang uri ng DHT na common. Yun yung DHT-11 at DHT-22. So, ang pinagkaiba lang po ng DHT-11 at 22 is yung kanyang temperature range. Kung ang kailangan nyo ay mas mataas na temperature range, I suggest na ang gamitin nyo is yung DHT-22. Ang pagkakaiba naman niya, kapag DHT-11, siya ay color blue. Pag DHT-22, siya ay color white. Okay? Pero ito na yung kasama sa kit natin, so ito yung ating itetest ngayon. So dito sa ating diagram, meron tayong DHT-11, meron yung VCC, signal, at saka ground. So yung ground natin, lagi yan ako connecta sa ground ng ating Arduino Uno. Yan. Yung VCC natin naman ay sa 5 volts. Okay. So, yung relay natin, ganun din. Yung kanyang VCC na connecta sa 5 volts, and then yung ground sa ground natin. For the DHT-11, tatlong terminals lang to. Ang gitna ay yung ating signal pin na nakokonekta sa ating pin 2. And then yung ating relay, yung ating signal pin na nakokonekta sa pin 8. Okay. So, sa portion naman ito, yan, yung bulb natin. Bago natin i-wire ito,
dapat ay hindi nakasaksak yung plug natin sa outlet. Since yung 220 volts na AC is medyo nakakakuryente na yon, kaya I suggest na kung medyo hindi pa kayo familiar sa 220 volts AC, mas magandang meron kayong adult supervision. Kasi pag nakuryente minsan, ang injury medyo malala. Okay guys, pero hindi naman essentially ito ang ating need, pero para makita natin ang mga practical application, gumamit na tayo ng AC bulb dito sa ating tutorial na ito. Itong bulb na to hindi to kasama sa ating kit. Ito ay pre-provide lang natin para makita nyo yung actual na output natin and ang gamit ng ating relay. Sa mga hindi pa nakapanood na kung paano gamitin ng relay, meron tayong tutorial para doon kung paano gamitin itong relay na to at paano niya ina-isolate yung ating AC, 220 volts AC at yung ating 5 volts doon sa ating Arduino. Okay guys, for the code, meron ako ditong blank na sketch since ang gagawin natin is gagamit tayo ng library para makuha ang data from our DHT11 na sensor. Okay, so bago nyo magamit yung DHT, gagamit tayo ng library dito. Type lang tayo ng DHT. And then, hanapin natin yung browse natin. Yan. Ito ang ginamit nating library for our sensor. So, DHT sensor library by Adafruit. Okay. So, naka-install na yun sa akin. Kaya, yung nakalagay dito is remove. Pero, once na na-install nyo na to, magagamit nyo na yun sa ating code. And pag in-install nyo ito nga pala, meron itong notification na may install din yung isa pang library, yung Unified Sensor Library. Install nyo na rin sa inyong Arduino IDE. Okay guys, so para magamit natin, punta tayo sa file, examples, and then hanapin natin ang DHT Sensor Library. Yan, okay. Buksan natin. Buksan natin ang example na DHT tester. And then, makikita nyo dito yung ating sample library. Okay, guys. Gagawin natin, i-modify natin itong code natin dito para ma-apply natin sa ating actual na project for today. Okay? So, since ang naka-default dito is yung DHT22, ang gagawin natin, i-comment down lang natin ito and then uncomment yung ating DHT11. Since DHT11 na ating gamit. Okay. So, ang ating DHT pin is pin 2. Yan. And DHT type is DHT11. So, magsaset tayo dito ng pin at saka ng type natin ng DHT. And then, dito natin ma-initialize yung ating DHT. Okay, guys. So, dito, sa library ng ito, sa sample, nagamit ng serial monitor para ma-display yung ating data. So, upload muna natin to and let's see kung ano ang kanyang binibigay na data. Okay. Itong program natin sa Arduino uno natin is ito yung galing sa recent na tutorial natin.
yun yung sa RTC, real-time clock. Kung ang project nyo ay kailangan na ay time-based, na kailangan siya mag-on sa specific na oras and mag-off sa specific na oras, RTC ang kailangan nyo dun. Pero dito, ito ay temperature-based ang ating project, na kapag naabot nyo yung certain temperature, pwede tayo mag-automate ng mga bagay-bagay. In our case, itong ating bulb. Okay, upload muna natin. And let's see kung ano ang data ang kanyang ibinibigay. Okay, once na ma-upload natin, ay buksan natin ang serial monitor. And then, itama natin ang ating baud rate. So, ito ay 9600. So, dapat ito ay 9600 din. Okay. So, fail to read siya. So, kailangan natin ay... Tama ba ang connection natin? So, yan. Nagkamali tayo ng connection ng konti. Ayan. So, dito naman, make sure na tama lang ang connection nyo. Kapag hindi nagana yung sensor natin, makikita naman natin sa ating serial monitor kasi ito yung nakaano ngayon. And then, kapag low power kasi hindi masyadong nasisira naman ang module kapag mali yung pin. Merong certain module na sensitive pero ito yung itong ating DHT hindi naman since 5 volts lahat ang gamit ito. Okay guys. Sa serial monitor natin, makikita natin yung data natin na binibigay ng ating DHT. So, meron tayong 71% ng humidity. Okay guys, yung temperature natin, 30.20 degrees Celsius and then 86.36 Fahrenheit. Okay, nandun na yung degrees Celsius natin at saka degrees Fahrenheit. Okay. So, ang una natin gawin dito is i-display natin sa ating LCD itong ating mga data na kukuha. Okay. So, para ma-display natin ito, kailangan natin ng LCD na library. So, ang gagawin natin is usually, ang ginagawa ko dito is copy-paste lang nung library mula sa aking mga past projects. And kung di nyo wala kayong past projects, pwede nyo kuhanin dito sa examples. Hanapin nyo lang tong LCD. Mas madali rin kasi ang copy-paste kasi since paulit-ulit naman natin ginagamit siya. Okay. Okay, set natin yung cursor na 00 and 01. Ito ay temp in Celsius. And humid percent. Temperature LCD dot print yung ating temperature and then ito ay yung humidity. Okay, try natin i-upload ito guys. Okay, yung T wala. So, ang gawin natin ay ilipat lang natin guys ito.
since ang variable na declare ay nandito sa ating loop, so dapat mauna itong declaration. Okay, dito natin ilagay. Upload natin and let's see kung ano ang kanyang ano. Yan. So kung makikita nyo dito sa ating serial monitor, yung ating DHT na data 30.20 naka-display na siya sa ating LCD. And then yung ating humidity naka-display na rin sa ating LCD. So once na ma-display natin, ang next nating gagawin is magko-control na tayo ng relay. So para ma-include natin ang relay, magse-set lang tayo ng variable int relay pin. Actually, kahit na ano ang variable nyo dito na pangalan, pwedeng relay, pwedeng relay pin, pwedeng A, pwedeng X, and etc. Nasa sa inyo yun kung paano nyo gagawing readable yung code nyo. Ang readability naman ng code is kapag na-code mo and then may gagamit na iba, so dun nagmamatter yung readability ng ating code. Okay? So dito sa setup, ang gagawin natin is seset natin as output ang ating relay. Relay pin output, since siya ang mag-trigger ng ating bulb kung siya ba'y mag-on or mag-off. Okay, so once na naano natin, ang gawin natin sa kanya is kapag na-reach niya ang halimbawa 32 degrees Celsius, so ang gagawin natin dito, since ang ating variable t ay float. Ang float kasi ito yung may decimal place, kaya siya ay 30.2. So ang gawin natin dito, mag-if statement tayo, if t is greater than 32, ang gagawin niya ay digital write relay pin high. Else, kapag naman hindi siya greater than 32, ang i-output natin sa ating relay is low. Okay. So ngayon hindi pa nakasaksak itong ating bulb, isasaksak na natin sa outlet. So guys, tandaan nyo, safety first sa ating paggamit ng 220 volts mula sa ating mga outlet, kasi nakakakuryente to. Okay, so try natin na i-trigger. So para ma-trigger natin, hindi kasi natin basta-basta masasimulate yung temperature kung sa bidyong ito na ganyan lang. Pero kung ito ay limbawa naka-setup na sa morning or sa tanghali, inire-read niya yung temperature na nalabas do sa ating DHT. Pero dito sa ating project ngayon, ang gagawin natin is gagamit na lang tayong lighter para mapatasan temperature natin ng konti. Okay, paabutin lang natin ng 32 degrees Celsius. Okay, pero hindi ko sinasuggest na ito ang gawin. Pero ito kasi yung pinamadaling paraan para mapataas yung temperature ng ating DHT. Okay. So
So, aapoyin lang natin ito ng konti, paunti-unti lang. Kasi, pag binabad nyo naman na merong apoy, ay pwede masunog ito. So, gusto lang natin i-trigger yung ating relay. Okay, yan. Ganyan-ganyan lang. Pansin nyo, nataas yung temperature natin. Oh. Hindi nag-high. So, bakit hindi nag-high? Na-upload ba natin to? So, ito pala ang error natin. Gagawin natin itong pin 8. Kasi nasa pin 8 yung ating relay. Okay, ayan. So, medyo mainit pa yung ating DHT. Wait natin bumaba ng konti para ma-check natin kung mamamatay yung ating bulb. So, i-pass forward na natin to para makita natin yung behavior ng ating bulb. Since kung hihintayin natin to, baka sobrang tagal nito. Okay guys. Okay. Sige, ito. Wait na natin to. Medyo madali na to. So, 33 siya. So, greater than 32 pa rin siya. So, kapag yan ay nag 31.9, mamamatay dapat yung ating bulb. Okay, kunti pa. Actually, pwede natin baguhin na lang yung ating code kung gusto nating matest. Pero yung sa mga prototypes kasi natin ay depende sa inyo kung ano. Yung project nito pwede natin gamitin sa kung kailangan yung mag-incubator para sa ating mga chicken sa pagpapapisa ng mga itlog ng ating mga chicken. Ito, pwede rin siyang gamitin as project para dun. Okay yan, 32. Patayin pa natin yan. Okay. So, pag less than 32 na siya, dito na siya papasok sa relay pin low natin. Okay guys, ganun lang kadaling gamitin itong DHT dahil nang ito naman ay common din. Sa may mga temperature based na project, pwede nyo itong gamitin. Actually, pwede pa natin itong dagdagan ng blower fan kung gusto nyo mas madaling mag-cool off. Pero dito sa ating tutorial is iisa lang yung relay natin. So, ang mako-control lang natin ay yung bulb. Kung medyo may alam kayo sa incubator kasi yung madalas na ginagamit doon ay yung incandescent bulb para mainitan yung loob ng incubator. So, ito yung pinaka-swak doon sa project na yun. So, tapos tingin pa natin ng isa pa. And guys, mapapansin nyo yung ating humidity. Nung mainit pa yung nare-read ng sensor natin, ay mababa yung humidity. Since ang humidity natin is yung water content sa air. Nung nag-apply tayo ng apoy dun sa ating DHT, nababawasan yung humidity around the sensor. Okay. So, try natin ulit. Isa pa. Ayan. Okay, guys. Isa
sa mga temperature based na project, at ang mine-measure nyo naman ay yung temperature na environment. So okay na okay to para sa mga project nyo. Okay guys, hanggang dito na muna lang ang ating tutorial, since alam na natin kung paano pagganahin ang DHT sensor, kung paano kumuha ng data and gamitin yung kanyang data to control something. Okay? So, kung nagustuhan nyo ang tutorial na ito, please like and subscribe sa ating channel. Malaking bagay ang inyong support para sa ating channel, since ito ay medyo nagsisimula pa lang. And ang target naman ng channel na ito is magbigay ng guide at mga references sa mga nag-i-start ng Arduino programming or microcontroller programming, kasi pare-parehas naman halos ang kanilang method, pero dito sa platform na Arduino is sobrang dali talaga dahil ng nakakagamit tayo ng mga libraries. Okay guys, thank you sa ating mga viewers and good luck!